Nako, ang ating paksa ngayon, Kuya Mark, 3-in-1. Concubinage, adultery, and bigamy. And meron silang common denominator, unfaithfulness. Unfaithfulness. So, pangangaliwa, unfaithfulness. So, ano po yan? Ano yung tinatawag na concubinage? Ano yung tinatawag na adultery? Yan. Oh, yeah. Sige, pasadaan na natin kayo, Mark. Eh, ano ba, ano po ba ang ibig sabihin ng concubinage? At lagi natin narinig sa balita yan. Ang concubinage, okay, very simple lang yung concubinage. You're keeping a mistress to your conjugal dwelling. Ibig sabihin, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Kailangan may relasyon na kayo nung dinala mo ang kabit mo. Ibig sabihin, habang yung babae nasa labas pa lang, may relasyon ka na bago mo ipasok sa bahay ninyong mag-asawa. So, ibig sabihin, kung for example, naging girlfriend mo ang katulong ninyo, yaya ng anak mo, is it considered concubinage? Hindi. Kasi in the first place, nasa bahay niyo na siya bago mo siya naging kabit. Bago mo siya naging concubine. So, kailangan in concubinage, dinala mo ang kabit mo. Ibig sabihin, doon pa lang sa labas ng bahay mo, may relasyon na kayo bago mo dinala sa bahay ninyong mag-asawa. First instances yan ng tinatawag na concubinage. Pangalawa, you had sexual intercourse in a scandalous manner. Ang ibig sabihin doon, pinakilala mo yung babae bilang asawa mo in public na parang parang tumaas ang kilay ng mga kapitbahay mo. Sino ba yung babae na yan? Mm. Di ba may asawa yung lalaki, ba't may bago siyang pinakilalang asawa? Mm. Ang tawag doon, sexual intercourse in a scandalous manner, ang ibig sabihin doon. So, hindi kailangan na may proof of sex or sexual intercourse. It can be inferred or implied na may nangyari sa kanila. But ang issue dyan, it will create public criticism na nagdala ka ng ibang babae, pinakilala mo yung babae in public gathering, mga Christmas party, mga anniversary, na asawa mo, pero hindi mo pala asawa yun kasi may iba kang asawa. Mm. Concubinage yan. Or pangatlo, you are cohabiting with her like husband and wife. Yun ang tinatawag na concubinage. Naku, pwede palang ano yan, Kim Mark, source of chismis. Source of chismis. Marites. Yung mga marites dyan. Kasi, nung isang taon, ang pinakilala ng asawa, si Maria. Tapos, ngayon, ibang pangalan ang pinakilala ng asawa. Si Lorna na. Si Lorna na. Or si Marites na. Ang pangalan ng asawa niya. In that case, that is already concubinage. Kasi, ang sabi ng batas, sexual intercourse in a scandalous manner. Ibig sabihin, it will parang tumaas yung kilay ng mga kaibigan mo. Bakit iba namang babae ang pinakilala bilang asawa? So, yun ang ibig sabihin ng concubinage. Naku po, parang nakakahiya yan kayo, Mark. At saka, maano nila, madidare nila yung sarili nila na ipakilala sa kapitbahay na alam kung sino siya. Pinakilala na na ito yung asawa ko, tapos alam ng isang kapitbahay, di ba yung isang taon, iba yung pinakilala mong asawa? Si Maria, tapos ngayon si Lorna na. So, yan, concubinage ang tawag doon. Naku po. Or, this is a Supreme Court decision, ha? Mm. Yung kailangan mo, yung dinala mo ang asawa mo, o dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Don't forget, pag word na dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa, kailangan kabit mo na siya or karelasyon mo na siya bago mo dinala. Sa labas pala ng bahay ninyo, girlfriend mo na, kabit mo na siya, concubine mo na siya, then dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa. Yun ang concubinage. Pero kung nung pumasok sa bahay ninyo, naging katulong, for example, naging secretary, for example, naging staff sa bahay ninyo, staff lang siya, then naging girlfriend mo, may relasyon kayo nung nasa loob na ng bahay, hindi yan concubinage kasi ang word na ginamit ng batas, dinala mo ang bahay, dinala mo ang mistress mo sa bahay ninyong mag-asawa.